this is what I meant, guys, when I say na dapat marunong ka talagang magluto before you come here in the United States of America. Nicole, ano? Proud ka na ba? Magaling na ako mag-ano ngayon, best. Sari ko noon ko pa. May frozen pancake ako, guys, na pwede ko lang siyang i-toast dun sa break room or i-microwave. Hey everyone, welcome back to another vlog! Ayan guys, so ngayon po ay Sunday. This is a typical day, yung mga day off, ganyan. So ang gagawin natin ngayon is mag-ayos dito, ayan. Tapos, ayan, diba? Ang gulo ng kusina. Tapos, dito sa sala. And then, magbabacuum ako sa sasakyan, guys. That is the most important thing that I wanna do. So, para po sa mga nurses po na darating po dito sa US, ang car wash po dito ay hindi parang sa Pinas na mababayad ka lang 250 pesos, may vacuum na sa loob ng sasakyan mo, may wax na, may car wash na. So, dito guys, $15 yung papasok ka lang na, hindi ko lang po napakita ko ata yun sa isang vlog ko, pero yung ipapasok mo na yung sasakyan mo, tapos parang siya na-shower lang siya ng machine, and that's it. So, what I'm gonna do, guys, is te-test ko lang yung vacuum kung kaya ba niya hanggang napapunta doon. At least may saksakan naman outside the apartment, pero tingnan ko kung paano yung host niya, kasi baka hindi niya kaya na sa loob siya ng sasakyan. So, check natin. Issue natin ngayon, guys, dahil ang vacuum ko po ay hindi talaga siya for car. So, this, ano niya, is very short lang talaga. Ito yung alam ko eh. Pwede kasing tanggalin to, ayan. So, short lang siya. So, kung nasa labas tong vacuum, hindi ko mapapasok na mag-vacuum dun sa loob ng sasakyan. So, what I'm gonna do na lang is, tanggalin yung mga carpet dahil hindi ito sa loob kasi ang lamin sa labas. I've decided, guys, na doon na lang ako sa loob ng sasakyan. I mean, mabakyan ko na lang doon sa loob ng sasakyan kasi doble trabaho siya na ilalabas ko yung carpet. Nahuhulog lang din naman yung mga buhangin sa inner carpet. So, ganun lang din naman. Dodoblehin ko lang din naman ibabakyum kasi hindi ko yun makukuha ng mano-mano lang. So, tara, dalhin na lang natin sa labas yung vacuum. So, I am done with the car, guys. Ayan, so, susunod naman natin itong kitchen. Lalo na itong table, kung ano-anong nilagay ko, and yung karton na yun, kasi medyo masakit na siya sa mata. Sis, ayoko ng ganito kagulo. Alright guys, so ang table po natin ay malinis na. Ayan. So, let's go to laundry naman. Thank you.
morning, everyone! Welcome back to another vlog! And today, guys, ay hindi na po natin day off. So, mamayang gabi, may duty na ako. Kaya ngayon, medyo late akong gumising. Mga 8 na ata ako nagising. Hindi na ako nag-alarm. Yung alarm ko pang mamayang hapon na. And yun, guys, gumawa na ako ng breakfast ko para ready na tayo for the day. Actually, hindi na siya breakfast. It's already brunch kasi 10:48 a.m. na. So, I have here the Filipino-style breakfast. Ito guys, mayroon akong sunny side up and then beef tapa na ginawa ko yan. And then tomato for my beef tapa and for my okra. Ngayon, yung okra boiled lang yan. And then I have here my fried rice na may mga vegetables din siya. So, hopefully hindi ko sila maubos kasi ang dami niyan, sis. This is what I meant, guys, when I say na dapat marunong ka talagang magluto before you come here in the United States of America. Dahil ang una mo talagang mamimiss ay hindi ang pamilya mo, kundi ang pagkain ng Pilipino. Especially kung mapunta ka sa mga area na walang mga Asian restaurants or konti lang yung mga Asian restaurant. Tsaka yung mga Asian restaurant naman, guys, hindi sila masyadong nagsiserve ng mga ganito, yung mga simpleng pagkain natin, na kinakain natin everyday. Usually, yung mga siniserve sa mga Asian restaurant are more on Chinese food, more on sa mga pang special occasion na, you know, pagkain natin dun sa Pinas. Tikman ko lang yung tapa, guys, kasi hindi ganito yung timpla ko dati. Better! Oh my God! Wait ka, Matis. Perfect. Oh my gosh, nakakamiss talaga ang Pilipinas. OMG guys, medyo malamig siya. Kaya dalian na nating umatras. Mag-parallel park lang tayo para hindi tayo makasagabal dyan sa mga taga-ibang unit. Kasi, oops! Sorry, yung ibang unit dito ay bakante. Pumuntang California yung mga neighbors ko na matatanda. Straight na ba tayo, sis? Ayan. Mac Nicos, ano? Proud ka na ba? Magaling na ako mag-ano ngayon, bes. Aray ko, nauntog pa ako. Mag-parallel park ngayon, sis. Back to our house sleeper. Yung walk ko talaga fly away, sis. But time check, guys, it's already 1:07. Ayan, 1:07 na po siya. And magpre-prepare lang ako, guys, ng baon ko for my night shift later. Pag-isip-isip ko na ayoko nang magluto ng kanin. Diyan na lang muna siya. Yung rice cooker. Bukas na lang ako magluto. Ngayon, siguro pag magdi-dinner ako, pag bread lang ako kasi madami pa naman akong bread dyan. Alright guys, so ito pong grapes and carrots ko. Ayan. Lalagay ko na lang sila sa isang lagayan para hindi masyadong bulky ang dala ko. Oops! May laman pa pala tong lunch bag ko. This is Cheetos, guys. Ginanito ka siya. Diba kung nakita niyo yung grocery haul ko previously, meron akong Cheetos na dala na malaki, pero hindi ko dinala yung malaking supot. Actually, nandyan pa yung tira. Kasi kung ano lang yung kasa dito, yun lang yung dadalhin ko. And hindi ko pa siya naubos. Pero dadalhin natin siya. May water bottle. Ito guys, yung water bottle ko, meron na akong nabili from my workmate na in-order nila na Hydro Flask na may ganito. Parang, this one is only $3. Compared mo sa mall, it's $8. So, ayan. Pero bigay ko ata $4. Hindi ko alam kasi kung magkano yung presyo niya. Kung 3 or 4. Kaya binigay ko 4. May chocolate pa pala dito. Ito yung mga bigay ng mga pasyente namin. Actually, dati talagang pagkain sa break room. Kaya kumuha lang ako ng konting chocolate. Pero hindi ko man lang pala natikman to nung last na work. Ayan. So, meron pa dito. And I have here my coffee. Ayan. So, ang papaunin ko lang today, guys, is my water bottle. Sige, dalhin na lang din natin yan para may, you know, makain pag nabubore. And then, my grapes and my baby carrots. Yan. Tapos, kung, ano, magutom pa ako,
may frozen pancake ako, guys, na pwede ko lang siyang i-toast doon sa break room or i-microwave. Tapos may mga palaman na rin naman doon. Ewan ko kung kanino yung mga palaman doon. Basta ang dami sa ref. Punong-puno yung ref. Actually, wala akong mapaglagyan sa ref doon. So, lagay natin dyan. And then, may Nescafe coffee. Babalik siya dito. And then, yung chocolate ko. Lagay-la lang din natin dyan. Hey guys, time check. It's already 6:22 in the evening and ready to go na ako. Shoes na lang ang kulang. I have here my bag already. Ano pa bang kulang ko? Ito yung lagi kong ginagamit kasi hindi pa naman siya heavily malamig. Yan. Pang ano to, parang windbreaker siya. Hindi kasi mag-snow this week, so ito yung gagamitin ko. So, ito siya guys. As in, alam nyo kahit ganito lang siya kanipis, as in wala siyang anything na parang pang pa-warm. Parang yung tela lang niya talaga is warm. Tapos windbreaker siya. Naka-cardigan kasi ako, tapos naka-long sleeve pa ako. Ito yung gamit ko talaga kapag sa work. Naka-ganito lang ako. Pero kapag yung madamig at lahat na kami naka-jacket na, nag-ganito ako. Tapos paglalabas, tsaka ko lang sinusuot tong, I call it windbreaker, not really coat. Tapos meron siyang hoodie. Kaya gusto ko, removable din yung hoodie niya. Alright, so ito na yung aking outfitan. Yung joggers pants ko lang na uniform ko. Then cardigan. And then my windbreaker coat. And ang aking susi. And ang aking baon. Makikita nyo sa labas guys, sobrang madilim na talaga. Kaya, diba, sabi ko, ano, gusto ko yung sasakyan ko nandito na lang siya sa malapit. So, alis na po ako guys para makapunta na sa duty kasi it's already 6:29 PM and kailangan ko nandun ng 6:45. Though, maaga pa. Actually, sobrang aga pa. Dapat nga 6:35 or something. But anyway, I'll just stay inside the car while waiting for the time bago ako mag-time in. I hope you enjoyed watching this video and of course, mag-aral kayo magluto para masarap yung kakainin nyo pag andito na kayo sa Amerika. Alright, I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something today. Hey everyone! Thank you so much at nakarating na naman po kami sa shoutout part ng ating vlog. Mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking video na Filipino nurse in the USA buying winter clothes. So this was my video about my preparation for the winter. So shoutout po kila Lynn Veridiano, Sara Florano, Raymond Caberto, and Ronnie Caberto. Thank you so much everyone for commenting. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi po kayo ma-update sa aking mga susunod na vlogs. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!